Hello guys, welcome to my vlog. Bale ngayon, babaklasin natin tong planer na to. Titingnan natin kung ano yung mga nasa loob niya. Saka kung ano yung mga kadalasang nasisira sa kanya. So, start na tayo guys. Pag nag-block, paklas kayo ng planer guys. Ayan. Eh, ang unahin nyo, tatanggalin nyo muna yung pinaka-carbon nya. Kasi, sa gabal yun. Pagka hinugot nyo na yung armature. So, yung carbon nya, dito lang naman. Saka dito sa kabila. Tanggalin na natin. Ito na yung ano niya guys. Ito na yung carbon. Ayan, tanggal na yung carbon. Pag natanggal niya yung carbon, susunod na tatanggalin natin ay yung mga blades. Gamit yung ito. Socket wrench. So, di kaya socket adapter. Kailangan nating tanggalin yung blade guys kasi baka mamaya masugot tayo pagka binaklas natin yung ano, buong cleaner. Ito na yung mga blade nyo guys, tanggal na. Saka ito yung ano nya kanina. Yung mga pinaka cover nya. Saka ito. Ngayon, susunod nating tatanggalin ay dito sa ano. Dito sa may cover ng belt nya. Dito, tatanggalin natin tong cover nya. Balay, gamitin natin tong ano. Ito. Para mabilis. Gusto ko to guys kasi ano sya, hindi. Kadalasang ginagamit ko tong screwdriver na to pag ano, pag nag ano sa kuryente. Ayan, magaan lang naman. Ayan. Para mas mabilis. Ayan, tanggal na. Ito na yung ayan, pinaka belt nya saka yung dalawang pulley. So, tatanggalin din natin yan. Dali lang yan guys, kahit kamay lang okay na. So, ayan. Tanggal na yung belt nya. Susunod natin ay yung mga tornilyo dito, tatanggalin natin lahat yan. So yan, tutok lang guys. Yan. Tanggalin lang natin yung mga tornilyo. Yan. Ito na guys, tanggal na yung mga ano niya. Tornilyo niya. Ayan. Tanggal na. Siyempre, hindi mawawala yung magnet natin. Doon natin tigit para hindi mawala yung mga tornilyo. Ngayon, para matanggal yung ano, ito, kailangan natin ng ito, flat screw lang dito sa gilid niya. Ayan. Susungkitin na lang natin yan ng dahan-dahan. So, yun. Okay na natin. Ayan, kabila. So, ayun. Daan-daan lang guys, ngayon tanggal na siya, daan-daan lang. So, ayan, tanggal na. Ngayon, gagawin natin, susunod, tatanggalin natin itong mga pulley niya. Ito, pulley niya, dalawang pulley. Ayan. Ang ano dyan guys, para ano, pag mahigpit, try natin muna sa ano, ito yung lumang pinaglumahan ko ng ano belt ng planer yun na kaya ano mo lang ng ganyan, grip mo lang siya ganyan, ayan o, grip mo lang siyang ganyan. So subukan nating tanggalin. So yun, okay naman yan. Eto guys, pag pinaklas mo to counter clockwise yan.
counterclockwise, parang nag-ano ka lang ng tornilyo. Etong nut, ito sa kakapitan ng blade. Yan. Kasi doon sa kabila magkaiba sila. Pupukin lang natin ng konti para matanggal. Uy! Ayan. Tanggal na siya, guys. Ayan. Tanggal na yung kakapitan ng blade. Ngayon, dito sa isa, dito sa may pinaka-armature niya, ito. Ito, guys, dito dumadaan yung ano, carbon brass. Ayan. Pagkaano, dito yan. Yan. Pag may nakikita kayong kumikislap, normal lang yun. Ayan. Kabilaan yan, dalawa yan. Dalawang carbon brass. Ito yung tinatawag na pinaka-armature ng planer nyo. Ayan. Ayan yung fan. So guys, dapat to laging linilinisan to. Dito, lalo na dito sa dinadaanan ng carbon, kailangan na ano yan, lumilitaw yung pinaka ano nito, bronze nya, yung pinaka copper nya, dapat kita ito, kailangan laging kine-check up yan, kasi pag maalog na yung bearing nyo, doon nag-uumpisa yung vibration ng ano cleaner. Ayan. Ngayon, subukan natin tanggalin to, yung pulley nya, para makita nyo yung ano naman sa kabila bearing nya. Ito guys, pag tinatanggal nyo to, clockwise sya. Clockwise. Ayan, may fit. Pag may fit, gamitan natin ng ito. Siyempre, para hindi madamage yung pinakapuli nya, gamitan natin ito. Yung ano, pinaglumaan ko ng ito, cleaner belt, lagay lang natin ganyan. Tapos, doon natin papakapit yung tawag dito, flies. Ganyan. Para hindi masira. Ngayon, clockwise to guys, pag pika, ano, pag tatanggalin nyo yung sa armature. Yun, clockwise pag tatanggalin. So, ayan. Okay na. Yun lang. Yan, tanggal na siya. O. Ngayon, pupukin lang natin ng konti to para matanggal. So, ayan. Tanggal na siya, guys. O, ito na yung bearing niya. Ito yung fan niya. Yan. Ako lagi kong kine-check up yan pag may panahon na, oh, para na-assure ko na okay yung mga bearing niya. Yan. May mga nabibili to guys, yung mga bearings niya. Ito, may nabibili yan sa may kahit sa mga motor parts, meron yan. Mga bearing yan. Ito yung pinaka-armature niya. Yan. So, papansin nyo guys. Ayan, makapal pa siya. Okay pa. Ngayon, ginagawa ko pag binabaklas ko siya, siyempre maglalagay tayo ng langis. Lalagyan ko ng papatakan ko to ng langis. Langis. Bale yung mga bearing siya, guys. Okay pa naman. Kumbaga, binaklas ko lang to para makita niyo kung ano yung nasa loob ng planer saka kung ano yung kadalasang sira. Ito, mga bearings niya pag ano yan, malog yan. Yun, pag ginagamit mo siya, yun yung malakas yung vibration. Kaya kailangan mo nang palitan. Dito naman sa bearing, may mga ano naman yan. May mga numbers yan. Yan. Sige, dalhin mo na lang yung mismong bearing sa kung saan ka bibili. Para maka-i-actual na. Sige, dalhin mo na rin pati yung armature. Yun. Ang pagtatanggal nito guys, bearing. Ano yun, ginagamitan ng bearing na puller. Yun. Bearing puller para matanggal yung mga bearing na yun. Yun, saka para hindi masira. Yun. Ngayon, lalagyan na natin ng mga tuti dito. Dito. Saka yung wiring dito sa kabila. Ang langis na linalagay ko guys, ano lang, yung ordinary lang, yung sa motor, tuti lang yung linalagay ko. Papatakan lang natin siya. Yan. Mga sinishare kong video guys ay para lang sa mga baguhan, yung mga ano dyan, para may makuha namang kahit paano, makakuha man lang ng konting idea kung paano yung pag-ano ng maintenance na mga ano nila, cleaner nila. Ayan, di ba? Kung ikaw ay veterano na, ayun, hindi mo na kailangan tong ano, sinishare ko. Ito, sinishare ko lang kung paano ako nag-ano. Yung sa akin. Alam kong mas maraming magaling sa akin. So, ayun. Ganito ako nag-ano. Nag-service ng planer. Ayan. Tapos na yan, dito naman sa kabila.
lagyan din natin ng langis. So ayan, dinalagyan natin ng ano, ng langis para dumulas. Ayan. Lagyan natin ng langis para dumulas yung ano. Ito yung pinaka-maintenance ng ano, planer guys. Saka dito sa kabila. Minsan kasi pag wala na siyang ano, hindi na siya madulas, o di kaya matagal bago mo sinerbisan, magiinit eh yung ano, magiinit masyado yung bearing mo pag matagal ginagamit mo nang matagal, tapos matagal mo nang hindi inaano nang service, maaring mabilis mag-init kasi kumbaga hindi na siya, wala na siya sa tamang play, o di ka naman kaya eh ano na, eh magi-stock up. So yun lang guys. So okay na. Dito naman tayo sa armature. Papakita ko sa inyo kung paano. Kung mapapansin nyo guys, yung armature kasi dito nya, may itim. So kailangan nating linisin ng konti. Yan. Gamit yung, ito, pinaglumahan lang na number 1000 na liha. Hindi, papel di liha. Okay, yung gumamit ng magaspang guys, mas maganda yung 1000. Tapos yung pinaglumahan na para siguradong parang papel na lang siya. Ngayon, gagawin natin, ganito lang. Lalagay natin lang sa palibot. Dito lang sa mismong ano niya, huwag dito sa may tatama sa may mga wire niya, dito lang. Ayun. Gaganon lang natin para matanggal yung itim, kulay itim. Saka lumabas yung pinaka bronze niya. Pinaka copper niya. Ayun. Ayun. So, ayan. Okay na ulit, makintab na siya, di ba? Ayun, ngayon pupunasan lang natin. Ayun. So, ayan, okay na. Ngayon, kabit na natin ulit. Ayan. Ito na siya guys, naibalik ko na. Ayan. Yung armature, saka yung lagayan ng ano niya, blade, saka yung ano-ano ng armature. Ayan. Ngayon, salpak lang natin ulit dun sa may body niya. Ayan. Ito pala guys, hindi ko nasabi kanina. Ito yung tinatawag na nyo, ano, field assembly. Yan, field assembly yan. Kung saan iikot yung armature. Ito. Ito. Field assembly ang tawag yan. Kabit na natin. Yan. Yan, daan-daan lang ulit. Yung pagkakabit. Ngayon, ayan. Pupukin lang natin ng konti. May tulak natin. Ayan. Ayan. Gamit na ito. So yun, okay na guys. Kaya kanina, balik lang natin yung mga screws. Mahiwagang man eh. Yan, okay na guys. Balik lang natin yung ano, nailagay na lahat yung tornilyo niya. Ngayon yung ano naman, belt. Ayan, okay na. Ito, usog. Ayan, okay na. Ngayon, lagay lang natin yung pinaka-cover niya. Ito. Dumi ah. Ayan. Pinaka-cover niya. Okay na guys. Guys, nibalik na natin yung ano. Cover ng ito. Pinaka-belt niya. Ngayon, susunod natin yung blade. Lalagay na natin yung blade dito. Yan. Ito. Yan. Balik na natin. Yan. Ibalik na natin yung mga blade nya. Yan. Yung pag-ihigpit pala nito guys, yung tamang higpit lang. Mga ano nya. Huwag nyong masyadong higpitan. So yun, lagay na natin yung carbon nya. Ito, balik na natin yung carbon. Tapos, ito yung pinakadulo. Dito sa labasan ng ano nya, pag nag-planer ka, yung mga chip nya. Wood chip. Tama ba? So yun, balik na natin. Carbon brass. Dito guys,
Pwede rin yung ano, pwede rin tanggalin tong dalawang tornilyo na to. Tapos lalag may bearing yan eh. Lalabas yung bearing. Pwede mo rin lagyan ng oil yan. So, yan. So, yun. Nandun yung bearing. Ayan. Nandun yung bearing, guys. Ayan. Lagyan natin ng kuti. Use ng... Ano tawag ito? Ng S-Wheel. Guys, tips ko lang, pag may planer kayo tapos matagal na hindi na gamit, hindi nyo ginamit, eh kailangan nyong baklasin muna. Yun lang, suggest ko lang, baklasin nyo muna. Kasi baka may mga nag-stack up sa loob. Yun, kailangan i-check up. Tapos lagyan nyo ng mga langis yung, kailangan lagyan ng langis yung mga bearing. So, yun guys, okay na yung planer, na ibalik na natin lahat. Ngayon, eh, subukan natin paano rin kung okay siya, saka kung hindi siya ma-vibrate. So, yun guys, kita nyo naman, yun ang kagandahan pag laging nasi-servisan yung planer, malambot, saka hindi ma-vibrate. Pag ma-vibrate yung planer nyo guys, ibig sabihin may ano na yan, may unbalance, di kaya maaaring sira yung bearing, may alog, maalog na yung bearing mo. Ayun. Susunod na vlog ko guys, sa mga ano, susunod na araw siguro, papakita ko sa inyo yung kung paano ko ginagamit naman yung planer na to. Ayan. So, yun guys, hope na may natutunan na naman kayo sa vlog ko na to. Please subscribe to my YouTube channel. Napakalaking tulong nun para sa akin. Pahit nyo na rin yung notification bell, saka palike na rin kung nagustuhan nyo yung video na to. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod na video ko. Paalam!